Isang magandang araw naman po sa ating mga viewers. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode natin channel upang silipin po ang isang farm lot dito po sa bayan ng Kuya po na Bisaya. So ang binibenta po natin ay may sukat na 39,555 square meter o kulang 4 na hektarya po. So ang layo po natin sa Manila is nasa 2 to 3 hours drive po. Tapos sa Tiplex po is nasa 15 to 20 minutes drive. Tapos ang layo po natin sa itong property is nasa 4 kilometers away po. So mga 10 minutes drive po yan, no? So ito po yung yung barangay road na nakakasakop po dun sa lote. Kaya lang po, ito po ay second lot pero po may right of way. So yung right of way niya po is banda rito. Settle na po ito eh. Kumbaga hindi lang nga niya napapagawa kasi nga po wala naman po nakatira. So pupunta po tayo sa loob para po mapasok natin yung mismong property. So ayan. So yan pong kubo na yan, kasama na po sa property yan, no? So napakalapit, mga 20 hakbang lang po from here. So ito na po yung property pa ganun. Ulitin ko lang po, galing po tayo dun sa lugar na yun. So mga, ito po yung bahay, siguro mga dalawang bahay lang po ang katumbas niya. So ituturo ko po yung muhon para po alam natin kung saan nag-umpisa. Ngayon area lang po namin ito. Sa likod na likod lang po talaga ng bahayan. So ayan po yung unang muhon. Yan. Tapos didiretso tayo pa ganun. Yan, pa ganyan. Ha? Pasok po tayo sa loob. So ibig sabihin lahat po yan nang nakikita nyo rito is kasama na po yan. So dito pa lang po pwede na kayo magtayo ng bahay o residential na gusto nyo o rest house na gusto nyo. So talagang yung right of way lang po niya is napaka-igsi. So dito pa lang, konting linis lang dito, pasok na isasakay nyo rito. So maluwang po yan, madamo lang, pero maluwang na po yung part na yan. So papasok po tayo sa loob para makita nyo yung loob. Ito po ay marami ng punong kahay katulad ng akasya, kawayan, saka mga gemelina. So yung mga raw materials na ginagamit sa pagtayo ng kubo is nandito na po, pakot alambre na lang po ang bibilin natin. So papasin nyo po dito sa part na to. Sakop pa rin po ng property ito, kaya lang payin nyo pababa. Ayan. Tapos medyo akit na naman ako sa gawin doon. So dyan po yung isang muhon sa part na yan. Yan, dyan po yung isang muhon. So ganyan po siya kadumidya, kasukal. Pero sabi ko, pag nabili nyo na to, madali na lang pong palinisan ito. So sa likod po is napakalinis naman eh. So dito lang sa bandang bungad medyo mapuno. Rabi kasi pag ganitong lugar sa probinsya talagang hindi naman nililinis ng mga farmers kasi buti lang pagkakailangan nila ng kahoy, meron silang pagkukunan ng pangluto ng ulam. So hindi sila bumibili ng gasol. Ngayon kung mga ang ano nila is uulingin, pwede rin nilang mag-uling. So ganyan po ang nangyayari dito sa mga probinsya. Ayan, medyo nakakahingal po, makita. So yan po, kung papansin nyo, ganyan pa po yan, sa gawin pa po doon yung muhon. So ito na po yung property nung kabila. Ayan, nakabakod na po. Tapos ayan, dito pala sa likod merong dalawang sampalo ko na malalaki akong nakikita. May kaimito rin. Ayan, kabat sila, may cactus pa kayong malaki doon. Ha? Oo. May malaking cactus. Tapos yung fish pan po ron, kasama po yung kaya lang nahati ng property. So tapos papasin nyo po dyan sa part na yan, may buhon po dyan. So makikita nyo po sa aerial yung shape nito. Bahay namin nung binata ko, bahay namin yun. Ayan. So yan yung buhon, tapos kasama po itong part na to. Ayan. So gumanon. Papasilip ko lang po yung rice. Irrigated ba para ito? Ah, wala. So sa auto lang, tapos bomba lang po ang ginagamit dito. So ang ganda, ang ganda nung latag niya rito sa ayun, may mountain view rin sa part na yun. So flood free itong area na to. Ang kasarapan po dito, walk distance po rito yung tinatawag nilang Kulusbo Hills. So ganyan po kaganda yung kumbaga napakalapit po rin sa 2
tourist attraction ng Puya Po. So, papakita ko lang po sa inyo rice field para po makita nyo naman yung kagandahan dito sa loob. So, ayan po yung loob. Nakita nyo? Oh, ang ganda, di ba? Ayun, sakto. Ganda ng view rito. Oh, dito ako magtatayo ng kubo mo. Oh, di ba? Woke up this morning. Ayan, ayan yung view. Kasama po yan. Kasama yan. Yan yung nasasakang part na isang kalahati ba ito, pre? Oh, 1.2 hectares yung nasasaka na yan. So, talagang kung mga, sa mga naghahanap po ng bakasyonan na may ng farm, eto na po yung tamang-tamang ano sa inyo, investment. Kagandahan po rito is napakamura pa. So, kukuha pa rin nyo po yung presyo ng kuya po sa ibang lugar, eh napakamura po ng ano rito, ng lote. Kasi po sa ibang lugar, pumapalo na ng 400, 500 per square. Dito po wala pa. Wala pang, hindi pa nagto 200. So, siguro po, pwede nyo i-consider na mag-invest habang mura pa po. Kasi sooner or later, tataas yan. Believe it or not, tataas yan. Ayan o, ganda ng view. So, imbesa po kayo rito ng farm para, ano, andyan po yung number namin. Kontakin nyo lang po ako. Ako po si John Paul Macaso. Ako po yung masagot sa messenger niyan. Pinakamaganda po, kung may harap kayong listing o may papablog kayo, kontakin nyo rin po kami. Kasi, pwede naman po natin pag-usapan yan kung paano ang sistema natin. So, ayan po yung kasama po yung part na yan. O, kabilaan, may mountain view. May mountain view ka sa kanan. Pag kumaliwa ka, may mountain view ka na naman. So, sa right of way naman, walang problema. Napaka-easy lang nun. Mga 10 hakbang hanggang 20 hakbang lang yun. Andito ka na sa property mo. So, ganun po. So, ayan. At isa, pasilip na namin itong loob. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe po kayo. At i-hit yung notification bell lang sa ganun po is lagi kayong updated sa aming mga listing. So, yun naman po. Until my next vlog po. Hope to see you soon. Paalam!
it's with.